Kaugnay pa rin po ang pananalasa ng Bagyong Egay, makakausap naman natin si National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Romina Marasigan. Spokesperson Marasigan, magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali siya, Connie. Magandang tanghali sa ating mga kapuso. Ano-ano mga probinsya, una sa lahat, yung mga tinututukan po ng NDRRMC dito po sa hagupit ng Bagyong Egay? Opo, sa pananalasa nitong Bagyong Egay, karamihan po sa mga probinsya natin na nandito sa Region 1, Region 2 at Cordillera Region ay nakaranas ng patuloy na pag-uulan dahil po dito. Bagamat may mga ilang areas pa rin po sa ating bansa ang nakararanas sa patuloy na pag-uulan dahil po sa enhanced southwest monsoon, binabantayan din po natin ang mga areas na ito, particularly dito po sa bandang Mindanao, ang probinsya ng Maguindanao, pati na rin po dito sa Palawan. Dahil po may mga incidents na tayo na itala na landslide incidences at saka flooding incidences sa mga lugar na yan, kahit na wala ito sa track ng Bagyong Egay. Para po dito sa Bagyong Egay rin po na binabantayan natin, katulad na lamang po ng mga probinsya ng La Union, Benguet, Apayao, ito pong Pangasinan, no, dahil meron na po tayong patuloy na pag-ulan na nararanasan dyan, maaari po kasi biglang tumaas po ang tubig, no, dahil po dito sa patuloy na pag-uulan. Meron na ho ba tayong naitalang mga casualties o kaya nawawala as of the moment, ma'am? So far naman po, wala pa po tayong natatanggap na balita sa mga namatay, nasaktan o nawawala po dahil po dito sa Bagyong Egay. I see. Meron na ho ba yung mga ibang lugar na sinasabing baka na-isolate na nang dahil po sa baha? May mga stranded po ba sa mga pantalan o kaya mga terminal sa kasalukuyan, ma'am? Dito po para sa mga stranded passengers natin sa mga pantalan, ito tayo nakapagtala na ng 508 no, na mga passengers po. Na ito po ay mula sa distrito ng Central Visayas, Northeastern Luzon, Bicol at Palawan. So kaya po tayo patuloy nagbibigay na paalala sa ating mga kababayan na tumawag po muna kayo no, sa mga shipping lines, pati na rin po sa mga airlines po no, para po dun sa mga ilan. No, dahil meron na rin po tayo na itala na 20 po na domestic flights na cancel dahil dito sa bagyo nito. Ayun. So talagang dapat mag-monitor ng tuloy-tuloy dahil alam naman ho natin, magtutuloy-tuloy pa rin itong pag-uulan na to, no? Sabi nga ni Mang Tani, may papasok pang panibago ho na maaring bagyo ulit, ano? Bukas daw itong si Cham Hon, ano? So, paano ho natin pinaghahandaan ito, ma'am? Meron na naman daw panibagong mas malakas pa, no? Kesa dito kay Egay. Sa katunayan po, itong ating NDRR Operation Center ay mula pa po noong Sabado ay nakataas na po ang ating red alert. Kaya po tayo, ang Office of Civil Defense, kasama po ang iba pang miyembro ng ating National Council ay naririto po ngayon para closely po ma-monitor kung ano na po ang movement no, ng Bagyong Egay at kung papasok na nga po itong panibago na bagyo, ito po ay tatawagin nating Halcon. Kaya po ito ngayon, poong coordination din natin po ay puspusan sa ating mga local councils at lokal na pamahalaan para patuloy pa rin po tayo makapagbigay ng babala at paalala sa ating mga kababayan. So dito po sa Metro Manila, meron ho ba tayong mga areas ngayon na tinututukan ninyo dahil ho sa mga nangyayaring pagbabaha, ano? Opo, ano, kasi kanina lamang po ay nagtaas po ng orange rainfall warning po ang pag-asa. Kaya po mamalakas po na pag-uulan ang nararanasan po ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Kaya po, ito, lalo na po dito sa mga mabababang lugar, katulad po ng Malabon, ng Navotas, ng Pateros, ito na mga areas no, na makikita na natin na tumatapas na po ang tubig. Para nga po pala dito sa Pateros at Malabon, all levels naman po no, ng mga klase po dyan ay suspended na. How about yung mga local governments or provincial governments po na nanghihingi na ho ba sa inyo ho ng ayuda sa ngayon? So far naman po, ano, hindi pa naman po sila no, humihingi ng ayuda mula sa government. Pagamat nakapaghanda na po ang ating social welfare and development sa ating National Resource Operation Center ng mga relief packs no, na mapagbibigay ng ayuda sa kanila. Yung siguro po sa currently po, yung mga na-preposition na po nila na mga relief packs at mga paunang lunas na gamot po, sapat pa naman po so far. Yes, ma'am. Kasi karamihan ho, karaniwan rather, no, ito hong dito sa Northern Luzon, pag binabayo, nagkakaroon ho tayo ng problema sa pag-deliver halimbawa ng mga goods dahil may mga kalsada ho na hindi na ho nagiging passable. Paano ho natin yan nare-remedyohan ngayon para nang sa gayon, ano, bago pa man tumama, ano, kung talagang tatama nga ho ng malakas itong inaasahan nating Bagyong Falcon, sabi nyo nga, nakabigay na ho tayo doon ng tulong ano at hindi na ho tayo mag-aantay.
Opo, totoo po yan. Ano, kasi sa katunayan nga po, meron tayo na itala ng mga 18 na road sections at isang kulay. Nasarado nga po dahil nga sa patuloy na pag-ulan dyan na meron po tayo na itala na landslides, rock slides at sa mga flash floods. Mm. At meron na rin pong pag-overflow po no, ng mga ilog. Kaya po, ito po sa mga pinigay naman po natin, ito po sa Northern Luzon, sinatala na po ng ating DSWD para makita nga po ang mga kakailanganin pa po ng ating mga kababayan at agaran naman po makakapag-mobilize tayo dahil ang ating DPWH naman po no ay naroon na rin po at patuloy ang kanilang pag-conduct ng clearing operations. Bagamat meron mga ilang areas po na naaantal ang clearing operations dahil patuloy pa rin nga pong umuulan at meron mga minor pa rin po na landslide na nararanasan. Kaya po medyo baka hindi po matuloy-tuloy ang operations pero nariyan pa rin naman po sila para sa pagka medyo tumita na po ang ulan, ay tuloy-tuloy po nilang magagawa ang clearing operations na ito. So may sapat po tayong tao at pondo, ma'am? So far naman po, ano, sapat naman po yung ating mga naitalaga na sa ating mga regional at mga local na opisina no, para nga po makapagbigay ayuda tayo sa ating mga kababayan. Kaya nga po kung sakali lang po, no, talagang hinihilingan po natin sa ating mga kababayan, lalo na po no, na may isa pa na bagyo na darating, eh makiisa po tayo sa ating mga hakbangin para maging ligtas at pinatag ang ating mga pamilya. Mm-hmm. Last na lamang po, ano yung may mga nabanggit po tayo na hindi na ho nadadaan ng mga daan. Ano? Particularly dyan po daw sa paakyat sa Baguio, makiki-update lang po kami. May nadadaanan na ba o wala na completely? Apo. So far po, no, ito naman po sa area po ng paakyat po ng Baguio City, may mga areas po tayo na hindi naitala po, no. Katulad na lamang po dito sa Kenon Road, no. Mm. Itong Kenon Road po talaga ay sarado dahil hanggang ngayon po bagamat nandun po ang DPWH para po igawin yung clearing operation, eh naaantala po ito dahil habang tumutuloy pa rin po ang pag-ulan, eh medyo may mga bumabagsak pa rin po no, na mga na rock slides at saka landslides po. Pero po naman mga ilan mga areas din naman po na naitala na meron po kalahati lang po ang road na mga nakasarado. Alright. Ang Naguilian Road naman po ay bukas pa rin po pero naka-heightened alert pa rin po tayo dyan dahil hindi pa nga po tumitigil ang pagpuhos ng ulan. Maraming salamat, ma'am. Baka gusto niyo lamang kung magbigay na lamang ng mensahe para ho doon sa ating mga manonood ngayon. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinibigay niyo po sa amin para tayo po ay makapagbigay ng paalala at pabala sa ating mga kababayan. Magiging isang maulan at basang-basa po no, ang ating buong linggo ngayon dahil po sa patuloy na pag-uulan na mararanasan natin, dala po ng bagyong Egay, ng papasok na isa pang bagyo at ito po enhanced southwest monsoon. Kaya po tayo ay makipag-usap na sa ating mga anak, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kapuso dahil po kailangan maghanda po tayo dahil sa ganitong panahon po, ang kaalaman po na tama ang ating magliligtas sa ating mga bahay ay buhay po. So kaya mahalaga po, sama-sama po natin harapin ito isang pamilya at maging handa po tayo sa pagbabanta po ng mga patuloy pa na pag-uulan. Maging I am ready no ma'am. Maraming salamat po. Opo. Ha? Maraming salamat po. Yan naman po si NDRRMC spokesperson Romina Marasigan.